So, yun mga kagrasa, magandang hapon sa atin lahat. Ngayon mga kagrasa, nandito tayo sa Skyway. Magsiservice tayo ngayon ng unit. Mayroong kaproblemang unit namin. Papakita ko lang sa inyo kung anong dapat gawin kapag ganyan na may karoon ng problema sa labas, karoon ng trouble. So bago ako pumunta, bago ko puntahan yung unit, kailangan nyo munang kausapin yung driver kung ano nangyari para bago ka pumunta sa area, dala mo na yung mga kailangan. Kunin mo yung information kung anong sira, anong ang naging problema para madala mo yung pyesa kung kailangan ng pyesa katulad nito mga kagrasa. Ayan, nagdala ako ng lining kasi ang problema mga kagrasa, hindi na siya may cambio. So dahil sa malayo siya, kailangan kompleto yung dala natin para hindi sayang yung oras. At saka napakalayo kasi kagrasa, kaya ganyan na magsiservice kayo, kailangan nyo mo talagang kunin yung information para hindi magkaroon ng aberya ng service. So proceed tayo mga kagrasa pag malapit na tayo doon sa area. By the way mga kagrasa, ayun oh, ang ganda ng view rito. Okay kayo, lame kayo. Good view. So, ayun mga kagrasa, nandito na tayo sa destination natin, narating na natin. So, ang unang gawin nyo, kasi kanina kinuha ko na yung information nito kung bakit nagkaroon siya ng problema. So, ang sabi ng driver, ayan, katulad yan mga kagrasa, lusot siya. Ayan. So, ang unang suspect natin dito, kasi hindi naman ito nag-ano, di ba? Hindi naman ito nag-slide. Oh, ayun, hindi siya nag-slide, lumubog na lang siya. Pupwedeng hindi problema yung lining nito, baka maaari ito lang siya, master lang. So bago nyo gawin yung isang trouble mga kagrasa, kailangan nyo munang i-trace kung ano yung sira. Kasi katulad nyan, kung sabihin mo na lining ang sira, di nagpagod ka. Kung ang sira lang naman, itong clutch, primary clutch master, diba? So tingnan nyo lang mga kagrasa, sabay-sabay natin tuklasin kung anong sira nito. So ayun mga kagrasa, bago ako pumunta rito, sinigurado ko muna na meron akong pyesa. Katulad na ito yung primary clutch, ito yung secondary, meron akong jack kung sakaling magbaba ako ng transmission, meron akong turbo light kung sakaling gagabihin. Ayan yung tools ko, ando doon yung clutch lining. So dapat kompleto kayo mga kagrasa kung sakaling kayo man magsiservice kasi malayo. So proceed na tayo mga kagrasa. Kailangan ito na bahala magsalita. Tracy pa lang. Ayan na mga kagrasa, sinisimula na ni Master AD Mechanic ang pagbaklas sa Primary clutch master. So dito muna tayo mag umpisa. Kailangan natin ipitin yung hose para hindi maubos yung fluid. Yan, ginamitan niya ng vice grip yung hose para hindi maubos ang fluid. Kung wala kayong dalang vice grip, pwede kayong gumawa dyan ng kahoy na pwede nyo
pang kalso, no, master? Oo. Correct. Para hindi lang siya maubusan ng fluid. Sayang, mahal din kasi ang fluid. Marami kayong fluid, itapon nyo na lang. Yan. Para sa mga mayayaman yun. Ayan, pinabaklas na. So, break muna tayo. Balikan natin pag nabaklas na. Ayan, mga kagrasa. Balik tayo, no? Malapit na mabaklas yung... Kasama na pala binaklas. No? Kadikit pala yan. Pidal at saka... Yun. Yan na siya. Yun. Ang dami nakakapit. Isang yun. Mahirapan pa. Yun, tanggal na. Nahugot din. Pagrasa, anong ano natin dyan? So, ito yung review. Problema. Sira na yung loob nito, yung repair kit. Repair kit. Okay. Balikan natin yan. Balik tayo. Ha? Ito na yung ipapalit natin. Parehas ba? Nak! Hindi yata parehas. Taka na, plastic na yan. O, pwede palit dyan. Hindi, iikutin lang yan. Hmm. Ah, pares pala, no? Oh. Hmm. Okay. So, ito yung... Yan, mga... Ito yung luma, ito yung bago. Yan na. Kapalitan natin, mga kagrasa. Ayos. Yun, ayos. Lami kayo. Lami kayo. Good. Adjustments. Na, mga kagrasa. Hindi isa lang. Yeah.
shot. Takip. Okay. Balikan natin. Balikan natin mga kagrasa pag tatry na natin. Mamaya. Okay. Kasi kailangan mo nang pagganahin to bago ka doon sa major ito. Ano lang to eh, minor lang to eh. Bago ka doon. Diyan ka muna pupunta sa minor. Oo. Para dumiretso ka ng major ay magpagod ka lang noon. Yung pala ang sira mo lang minor lang. Oo. Dito lang pala sa master. May repair kit. Tiis na lang mga kagrasa. Malapit na. Hirap na hirap na mga kagrasa. Okay kayo. Buti na lang kaanyo no, nung dumaan tayo dito sa May Carmona. Medyo pababa yung kalsada. So naitabi natin dito sa may bakanting lote. Kasi kung hindi natin naitabi, matotow tayo. Tow away zone itong area na to eh. Maraming mga truck na dumadaan. Swerte pa rin. Swerte pa rin, mga kagrasa. Aroy, kaya di ba ma-shoot? Sigurong baon to. Ayan, ayan. Malapit na. Balikan natin ulit. Ayan. So, ayun mga kagrasa. Naikabit na natin yung bagong ano. Ito yung bagong clutch master. Ayan, ito yung bagong clutch master. Ibi-bleed na natin siya para gumana yung ano, clutch natin. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ibi-bleed. Kailangan natin tanggalan ng, kasi tinanggal natin to, kailangan natin tanggalin yung hangin sa linya para katulad niya, no? Ayan, medyo okay na, pero kulang pa yan sa bleed mga kagrasa. So sana ito lang yung problema para hindi na tayo magtagal ngayon. At saka kung madali natin to na ito lang yung problema, laking tulong na sa inyo yan para malaman nyo kung paano diskartihan yung mga ganito. So ayan mga kagrasa, bleed tayo natin. So ang gagawin natin, magpapatulong lang ako, kailangan bumbahin ng kasama ko rito na si Boss Alfred. Yan. Kailangan nating bumbahin na rito at saka kailangan kong buksan yung bleeder dito sa ilalim. So, papakita ko sa inyo kung paano i-bleed para masusundan nyo, makakatulong sa inyo. Okay. So, ayun mga kagrasa, nandito tayo sa ilalim ng ano. So ito yung kabuuan nito, ito yung ano secondary clutch master. So nawala naman siyang leak. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya ibi-bleed. Pag sinabi kong bomba, bubumbahin niya doon, bubumbahin yung pedal, tapos pag sinabi kong pirmi, kailangan nakadiin siya para bubuksan ko na yung bleeder. Ito yung bleeder mga kagrasa. So susundan mo lang yung ginagawa ko para may idea kayo. So sige. Okay. Bomba. Ayun mga kagrasa, oh. Tumutulak na siya. Kanina hindi siya tumutulak. Okay, pag sinabing perme, perme. Ayan, kailangan nakaapak. Tapos saka nyo bubuksan yung bleeder mga kagrasa. Kung makikita nyo, ayan. Mayroon siyang lumalabas na ATF, ay brake fluid. So ganun uli. Bomba. Sige, bumbay mo lang. Hindi bumalik. Okay. Sikwatin mo, sikwatin mo lang. Sige, okay, bumba. Yan. Yun. Okay. Perme. Ay, putik, muntik pa. Bomba. Ayun. Mukhang okay na mga kagrasa. Kunti na lang. Berme. Nakikita mo kagrasa, oh, mayroon lumalabas na fluid. So, since na marumi yung fluid mga kagrasa,
I-bleed ko ng i-bleed para malinis yung fluid natin, yung linya nito marumi na eh. So, sabayan nyo lang yung kung paano ko ginagawa, kung paano ko gagawin para meron kayong idea. Sige. Ano yun mo lang, fluid ha? Bomba. Oh, bomba lang, bomba. Kalabasin na natin marumi, no? Oo, marumi na eh. Ay, ito muntik na. Sige. Ano? Sige. Ba? Oo. Ayun mga kagrasa, ang dumi ng fluid. Okay kayo. Nga, palabasin na natin yan. Huwag mo paubusan ng fluid ah. Oo. Yun, malinis na yung fluid. Malinis na? Diyan, mayroong maximum diyan. Sige, bomba ba? Sige, bomba lang. Perme. So, ayun mga kagrasa, tinitesting na yung clutch natin kung papasok na yung cambio. Yun, ayos. Yun, okay, lamay kayo. So, ito pala si Boss Lito. Ayan o, oh, ito yung mga kaibigan natin. So, sige, testing mo, patakbuhin mo. Yun. So, ayun, mga kagrasa, yun lang siguro ang problema dahil nadali na natin. Hindi naman siya sliding, kaya... Pero ang may papayo ko lang sa inyo, katulad nito, magre-rescue, kailangan yung talagang magdala ng mga pyesa hanggat maaari kasi nandito tayo sa gitna ng kawalan, no? Kung wala kayong mga pyesa na dala, so ano nang gagawin natin? Babalik na tayo, mag-aanap pa. So bago kayo pumunta sa mga ganitong rescue, i-make sure nyo lang na update kayo ng ano, update kayo ng pyesa. So sana meron kayong nakuhang idea. Sana naisishare ko sa inyo sa aking munting channel. Paki-subscribe na lang. Salamat mga salamat. So ayun, pauwi na kami. Bago ko pala tapusin yung video na to, shout out sa mga delivery crew ng Southlink. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa suporta. Okay. Alam.